wala ngayon sa Pilipinas, no? Tsaka magandang tanghali na rin. Una sa lahat, magpapasalamat ako at kayo ay nandito ngayon sa ating webinar tungkol sa financial literacy. Kung napansin niyo yung video na piniplay namin kanina, it's all about financial literacy ng International Marketing Group. Ayan. So ano ba ang IMG? Siyempre sa bawat company, kahit saan tayo, meron tayong mission. So ano ba ang mission ni IMG? Ang mission ng IMG is to help every family achieve financial freedom. Okay, nakita kasi ni IMG na kahit gaano pa nakalaki ang kinikita natin, if hindi tayo marunong mag-save sa ating mga kinikita, eventually mawawala din yan. So it's good na nandito yung company para maturuan tayo kung paano talaga natin gawin ng mas makabuluhan ang ating mga ang perang ating mga pinaghirapan. Okay? So ika nga, no, family left behind. So kung tinuturuan natin yung mga hindi natin kamag-anak, what's more doon sa mga kamag-anak natin. So dapat ang una nating abutin is yung ating mga mahal sa buhay. Pero sad to say, na dito din sa business na to ay karamihan hindi naniniwala agad sa atin yung ating mga kamag-anak. But ganun pa man, kailangan pa rin natin silang turuan. Kasi eventually, kung hindi natin sila matuturuan, saan yan sila aasa sa atin din? Kaya mas maganda na rin yung habang mas maaga ay na turuan na natin sila. Changing people from spenders to savers. Kaya lang naman naging magastos, kaya lang naman laging naging spenders yung mga tao dahil hindi naman nila alam kung ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng pag-iipon. At kung saan ba talaga dapat iniipon yung perang kinikita. Kasi hindi naman yan tinuturo sa school, hindi yan tinuturo kahit kanino. Kaya, ayan, may nag-raise ng hand. So I will entertain question later after the webinar. Okay? So, dapat maturuan natin yung mga tao, lalong-lalo na yung mga gastador. Ika nga, yung mga malalakas kumita, malakas din gumastos. Pero ang worst doon, yung mga hindi na nga malakas kumita, malakas pa gumastos. May kakilala ba kayong ganun? Marami, di ba? Marami tayong kakilalang ganun na hindi, wala na nga kinikita, malakas pa gumastos. Okay, our belief. Many people today are financially struggling due to lack of financial education. Yes, totoo yan. Kaya tayo naghihirap kahit pa yung kilala natin na manager ng malaking kumpanya, malaking kinikita, pero bakit lubog pa rin sa utang? Bakit nagkaganon? Dahil nga hindi naturuan. Ang likot muna. Hindi natuturuan ang mga tao, lalo-lalo na yung mga malalakas kumita. Kasi alam nila may kinikita eh. So kapag may kinikita, may ginagastos. Eh hindi naman natin alam what will happen next. Sino bang nag-aakala ngayon na magkaroon ng pandemic, di ba? So biglang nawala yung mga kinikita. Pero kung by that time na nag-ipon sila, kung naturuan lang sana, so hindi sana mahihirapan kung may darating na mga ganitong problema. Okay, yan yung aming mission and our beliefs dito sa International Marketing Group. Okay, everyone has the right to become wealthy if they have the right information. Kasi sa totoo lang, ang lahat na ituturo ko dito sa financial webinar na ito is hindi natin to itinuturo sa eskwelahan. I can attest to that because I am a teacher at hindi naman to kasama sa mga tinuturo ng mga teachers sa school. Okay? So dito, tinuturo siya na hindi natin kailangan magbayad ng tuition fee. Makinig lang tayo. Check na after the webinar ay may matutunan tayo. Okay? So by the way, magpapakilala muna ako. Ang inyong speaker for tonight, I am Mr. Emmanuel Aracido. I am a public school teacher for all my years. Okay, matagal ako sa private school, bilang teacher, then become a school principal sa private school.
Then, bakit po ginagawa ang IMG? Sa totoo lang, public school teacher ako sa morning, public school teacher ako sa afternoon. Kasi dito sa NCR, pwede naman ang turo ay hapon, umaga. So, ang turo po ay hapon. So, nagpa-part-time ako sa isang private school as school principal sa umaga. Then, yung IMG naman, kung sino lang yung makausap ko, isi-share ko yung business. Okay? I am also a senior marketing director dito sa International Marketing Group. Then, financial coach, entrepreneur, and previous financial advisor sa AXA Philippines before. Then, naging previous agent manager din ako ng Fortune Life. Kilalang kilala tong Fortune Life, lalong-lalo na sa mga public school teachers. Okay. So, bago tayo magsimula, mag-pray muna tayo sa The True Millionaire's Prayer by Brother Bo Sanchez. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others. But because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. Okay, napakaganda ng prayer na tinuro sa atin Brother Bo. Kaya dapat talaga natin itong isabuhay. Anyway, a global campaign for financial literacy. Ito yung movement ng International Marketing Group. By 2030, dapat makapagturo ang mga financial educator ng 30 million Filipinos. So siguro napakagandang tingnan ng isang lugar kung lahat ay financial literate. Hindi yung isang lugar na puno ng nalubog sa kautangan. 'Di ba? Mas maganda yung isang progresibong lugar na makikita natin na lahat ay financially literate. So siguro by that time hindi na masyadong magulo, hindi na masyadong uso ang kung ano-ano mga hindi nangyayaring maganda kapag lahat ay financially literate. Okay. If we need financial education. As they said, many good people fail. Yes, marami talagang mga magagaling na tao, pero pagdating sa usaping kapirahan ay hindi nagsasucceed. Many hardworking, smart, young and old people fail. Yes, marami naman talagang masisipag, lalo-lalo na mga Pilipino. Nababalitaan ko yung mga Pilipino na nasa ibang bansa, ay ang daming trabaho na ginagampanan. Pero bakit sa sobrang daming ginagampanan nila na trabaho, it will end up nothing. Walang naging ipon. 'Di ba? Marami mga teachers na hanggang ngayon ay lubog sa utang. Bakit naging ganito ang problema? Sa teacher side masagot ko 'yan dahil I'm also a teacher. Kasi ang mga public school teachers, once pumasok sa school, hindi naman ino-offeran agad ng financial literacy program. Ang ino-offer agad sa mga teachers, once na nakapasok sa school, ay ino-offeran agad ng loan. At worst pa, ang maghihikayat na mag-loan ang mga bagong teachers is the seasoned teachers. Yung mga datihan ng guro, sila din yung nag-i-encourage sa mga baguhang teachers na mag-loan. 'Di ba nakakalungkot yung ganung kultura? Yun yung nakikita ko sa public school. So when I entered the public school 6 years ago, yan ang nakikita ko. Lalong-lalo na yung mga public private institution na pumapasok sa public school. Kunyari magbibigay ng seminars about financial literate, financial seminars. But at the end of the seminar, ano ang ginagawa ng mga bangko na nagbibigay ng talk sa public school? Nagbibigay ng forms. Bakit? Para saan yung forms? Para turuan ng teachers na mag-loan. Ang mga teachers naman, kasi malaki ang payslip,
ang tendency ay magloloan, ma-attempt na magloan. Saan binibili yung pinangloloan nila? Sa gadget or sa kung ano-ano mga bagay na masasatisfied yung kanilang gusto. Pero hindi siya maganda kapag ano nang naging kalakaran. Diba? The next, OFW. Bakit maraming OFW na babalitaan natin na umuuling luhaan? Luhaan in the sense na walang naging ipon. Kung noon, kapag umaalis yung OFW, ang daming naghahatid sa airport kasi kapanahunan ng kalakasan ng kita. Pero nung mag-retire na ang OFW, iilan na lang ba yung sasalubong sa airport? Diba wala na? Or kung meron man, pukunti na lang. Yun yung masakit na katotohanan. Dahil ang OFW na yan ay hindi nakapag-ipon, hindi naturuan ng pag-ipon, at ang tingin ng mga taong uuwian niya ay pabigat na. Diba nakakalungkot na kung ganun ang mangyayari? Kaya shout out sa mga OFW na participants ngayon. Pag-isipan nyo itong mabuti ang seminar na ito. Pero kung tingin nyo ay hindi ito makakatulong sa inyo, better na umalis na lang sa seminar at hindi na magpukuyat. Pero kung tingin ninyo na meron kayong patutunguhan ng seminar na ito para sa inyo, then stay. Anyway, doctors. Bakit ang alam natin ang doctors, malakas kumita yan. Usap-usap lang yan ng pasyente, mga 3 minutes lang, 700 na agad ang bayad niyan. Pero bakit may mga doctors na nag-fail when it comes to finances? So sabi nga natin, dahil hindi naturuan ng financial literacy. Engineers, malakas din kumita yung mga engineers na yan. Pero, again, nag-fail sa financial management. And then, we are all retiring without enough savings if we are not going to know more about financial literacy. Okay? People don't plan to fail. They simply fail to plan their personal finances. Okay? Yun yung pinakaano doon. Kung hindi lang sana sila kung pinagplanuhan lang sana nila yung kanilang finances, check na magiging maayos ang pagdating ng retirement years. Okay. Dahil ang sagot dyan, kulang sa pag-aaral. Naging magaling ka sa iyong larangan. Naging master teacher ka, graduate ka ng masteral, graduate ka ng PhD, pero ano nangyari? Pangalan lang, bulsa, butas. Okay? Next. Napapansin niyo ba itong X na ito? Okay. Sa mga public school teachers, kapag nag-check ng test paper, ang X ay mali. Kapag ikaw din ay may maalala na X, na hindi naging magandang yung karanasan, ayaw mo rin itong tingnan. Pero dito sa International Marketing Group, malaki ang papel na ginagampanan ng X na ito. Dahil ito ang magpapapaalala sa atin na hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito ay meron tayong malaking responsibilidad. Hindi lang sa ating sarili, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa atin. Okay, ito ang tinatawag na the X-curve concept. Ano ba itong the X-curve concept na ito? Okay, itong blue, ito yung tinatawag na money line. Okay, paakyat siya. While yung pula naman is yung tinatawag natin na responsibility line. Okay, ang responsibility line ay pababa. Ang money line naman dapat ay pataas kapag ikaw ay bata pa. Kapag ikaw naman okay, dahil bata ka pa, wala ka pang enough savings. Okay? So, pero mataas na ang iyong responsibility. Okay. Yan. Okay. Okay. So, nandyan yun. Big responsibility sa atin yung food, shelter, clothing, education, health, at yung mga kautangan, yung mga loans. Hindi yan nawawala. Kasama talaga natin yan. At ang nagbibigay sa at para natin makukuha yan, para na pagkaroon tayo ng ganyan, is we need to have an active income. Ano ba yung tinatawag na active income? Ito yung sinisweldo natin sa trabaho natin. So kung hindi tayo nagtatrabaho,
E di wala tayong active income. You work hard for the money. Then, aside from the active income, you have also to create dapat passive income. Ano naman yung passive income? Yan yung money work for you. Wait, may ganyan ba talaga, sir? Yes, may ganon. If you are going to listen this webinar at malalaman mo kung paano mag-create ng passive income. Ituturo namin, ituturo ko yan sa inyo, yung kung paano magkaroon ng passive income. Alam niyo kung bakit napaka-importante ng passive income? Kasi pag dumating yung time na hindi ka na mag-work, hindi ka na mag-create ng active income, hindi naman nawawala yan eh. Yung food, shelter, clothing, education, health, mas kailangan pa nga natin yan eh. Diba? Kailangan natin siya pag tayo ay tumanda na, pero wala tayong na-create na passive income, kawawa. Diba? Sino? Sila? Tayo. So habang bata pa dapat tayo, mayroon tayong active income, then that this will be the time dapat na nag-create tayo ng passive income. Na eventually, yung passive income ay yung pera natin dyan ay magtratrabaho para sa atin. Okay, sa buhay ng tao, kung mababasa nyo, may if sa gitna. Nakita nyo ba? Ito, yung pinupoint ko sa cursor. Yan. Nakita? Thumbs up naman kung nakita kasi para akong kausap. Okay. So, yung if na yan ay may malaking kahulugan yan. Life. If. Okay. What if die too soon? Okay. Walang sinuman na nakakaalam sa atin kung kailan tayo kukunin ni Lord. Meron mang gusto mag-volunteer? Wala din. Mas karamihan nga sa atin, takot. Pero, hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo mananatili sa mundong ito. So, yun yung if. What if we die too soon? What will happen to the family na maiiwan natin? Okay, kung mahal mo ang family mo, you have to think about it. What if mawala tayo ng mas maaga? Sino ang sasagot sa kanila pag tayo ay wala na? Then yung pangalawa, live too long. What if tayo naman ay mabuhay ng matagal? Sino ang aasahan natin? Kasi by that time, wala na tayong active income. Wala nang tatanggap sa atin para magtrabaho dahil retired na tayo that time. Matanda na tayo that time. Eh kung nabuhay tayo ng matagal, kaya yun yung pinaka-importante that you have a passive income. Kasi if wala ka ng trabaho at nabuhay ka ng matagal, bubuhayin ka nung perang pinagpatrabaho mo nung ikaw ay nasa bata pa. Nung time na mas malakas ka pa kumita. Okay? So sino ang sasagot kapag mangyari sa tao yung die too soon? Protect your family by instant money through insurance. Okay, bakit? Kasi yung insurance ay income replacement. Ibig sabihin, yung breadwinner ng family, yung nagtatrabaho na kumikita ng income para sa pamilya niya at suddenly nawala, ang papalit noon ay yung insurance. Kaya tayo dito sa lalo na mga Pilipino, wag nating iisipin agad na kapag insurance ay pangit. Negative agad kasi. Diyan kami nahihirapan, mga financial advisor, dahil sa Pilipinas, kapag pinag-uusapan ang insurance ay ayaw marinig ng mga tao. Kaya nandito tayo ngayon, mag-i-educate tayo na ang insurance is not bad. Kasi yan ang magpuprotect, yan ang magbibigay para maituloy yung buhay ng mga mahal mo sa buhay na iniwan mo. Okay, I hope na nasundan niyo ako. Then yung live too long naman, protect yourself. Ano dapat? Dapat you have to have your investment. And if you will going to live ng mas matagal. Naintindihan ba? Okay. I hope may naintindihan kayo. Next. Okay, yan. Eh, hindi nawawala lahat yan. Kaya yung X-curve na yan ay napakahalaga sa buhay natin. Hindi naman pwedeng pag matanda na tayo, hindi na ba tayo pwedeng magdamit?
Oy, yung pangit tingnan, di ba? Pag matanda na tayo, hindi na ba tayo pwedeng kumain? Okay. Kapag matanda na ba tayo, hindi na ba tayo pwedeng magpapaaral? Papaaralin pa natin yung mga apo natin. Kaya dapat, this time, ay pinaghahandaan na natin ang pagtanda. Huwag nating sabing iasa natin doon sa magiging anak natin. Kasi, bigyan ko kayo ng example. What if yung anak mo ay may anak na din, then yung anak niya nagkasakit, ikaw din nagkasakit. Sabay kayo. Sinong unang ipagamot? Siyempre yung anak nila, yung apo mo. O anong gagawin mo ngayon? Magdadamdam ka. Eh, kaya nga, habang nandito ka pa at malakas ka pa kumita, pag-isipan mo nang mabuti ang webinar na ito. Okay, shout out. Nasa 38 na tayo. Then, okay, ito ang gusto kong ituro. Gusto ko dito kayo magano. Gusto ko dito kayo mas magtutok. Kasi ito yung structure na nung ako ay umattend ng financial literacy way back 2009, ito yung hindi ko naiintindihan. Dahil hindi ko ito naiintindihan, hindi ako nag-join. Kasi hindi ko talaga maintindihan yang mula baba paakyat. Kaya listen to me, makinig kayo ngayon. Para ayokong hindi nyo ito maiintindihan. Kasi kapag hindi nyo ito maiintindihan, I'm sure hindi rin nyo ma-appreciate kung ano ang tinuturo ng International Marketing Group. Okay, simulan natin. Ang napapansin nyo, sa ito, sa baba, tingnan nyo dito. Bakit bumalik? Ayan. Kung tingnan nyo dito sa pinakababa, focus tayo sa pinakababa. Wag muna natin tingnan yung paakyat ng paakyat kasi hindi nyo maiintindihan yan hanggat hindi nyo naiintindihan yung nasa baba. Ano yung mga nakasulat? Ano yung nakasulat sa baba? Health care. Hindi ko naiintindihan yan dahil ang akala ko noon ay drawing lang yan ng walang ibig sabihin. Kaya pinatagal ko muna ng ilang taon, 10 years bago ako nag-commit na maging magtuturo ng financial literacy. So healthcare, bakit healthcare ang nasa pinakababa? Okay. Bakit healthcare ang pinakaibaba? Bakit? Kasi pinakaimportante ito dahil kapag ikaw ay nagkasakit. Okay? Kapag ikaw ay nagkasakit, pag pumunta ka sa hospital, itatanong ba ng information doon kung meron ka bang investment? Itatanong ba? Di ba hindi? Ang itatanong nila doon is meron ka bang health card? Ngayon, kung wala kang health card, pero may sasakyan ka kasi sinasabi mo investment ang sasakyan, may lupa ka kasi sinasabi mo investment ang lupa, pero wala kang health card, anong gagawin mo? Ibebenta mo yung lupa. So nasaan sa investment mo ngayon? Nawala na. So ano ang pinaka-importante dapat? Meron kang healthcare. At ang healthcare ay hindi lang yan hindi lang yan short term. Meron ding long term. Kaya sabihin nyo, meron naman akong healthcare sa company. Ang tanong, nadadala mo ba once ikaw ay mawala sa company? Di ba hindi? Pero hindi ko i-discuss yan dito. Pwede yung i-discuss doon sa mga taong nag-invite sa inyo. Pero itong healthcare na ito is napakahalaga siya dahil kung gusto mong proteksyonan ang yung pagkatao, yung sarili, dapat meron kang healthcare. Para nagpapatayo tayo ng bahay. Bakit? Pag nagpatayo ba tayo ng bahay, unahin ba natin agad yung bubong? Ang sagwa, di ba? May bahay kami. Anong unang pinundar mo? Bubong. Isang hangin lang yan, isang bagyo lang yan, wasak. Wasak ang bahay na itinayo mo dahil hindi maganda ang pundasyon. So kapag gusto mong matibay ang bahay mo, dapat matibay ang pundasyon mo. Kapag gusto mong maganda ang kalusugan mo, ang katawan mo, dapat matibay ang pundasyon mo sa healthcare. I hope naintindihan. Okay? So ngayon, dahil napaka-importante ng healthcare, dapat mayroon kayo. Kasi ako, asawa ko at anak namin, mayroon kami yan. Hindi sa pinapangarap natin na magkasakit, but importante dapat mayroon tayo niyan. Kasi sino ba sa participant dito, itong mga 36 participant dito, ang hindi nagkakasakit? Or kung hindi ba nagkakasakit, bakal ba ang katawan natin?
Eh kung bakal nga, kinakalawang. Diba? Okay, next. Income protection. Ang income protection is life insurance. Bakit? Kasi if the event na mawala yung breadwinner ng family, dapat may income protection pa. May income pa rin ang naiiwan natin. Sino ang magbibigay? E di yung life insurance company. Bakit? Kasi kumuha ka ng insurance sa kanila. Hindi naman pwede magbibigay ng pera ang insurance company sa hindi kumukuha ng insurance. Sabi, sir, mayroon bang libreng insurance? Ba, mayroon. Pero pagkailangan mo na, tingin mo may magbibigay ng libre. Diba? Wala. So, dapat baguhin natin ang pananaw nating mga tao ngayon, lalo na yung makakaatin ng financial literacy, that we have to protect sa sarili natin at sa mga mahal natin sa buhay. Kasi kung wala yan, kawawa naman yung maiiwan. Diba? Saan-saan pupunta para humingi ng tulong kay kapitan, kay mayor, kung sino-sino para lang maayos. Diba? Pero kung mayroon kang insurance dyan, eh hindi masyadong malakas umiyak yung maiwan mo. Diba? Kasi mayroong naka-reserve. Okay? Next. Lahat tayo may utang. Hindi ibig sabihin na napaka-hypocrite naman na wala kang utang. So, kung meron man, wag naman yung katambak na utang na ayaw mo na makasalubong yung mga nautangan mo, biglang liko. Okay, eliminate. Kung may utang tayo, dapat yan binabayaran. Kasi kapag hindi binabayaran yung utang na yan, baka masumpa ka pa ng taong inutangan mo. Di ba? Kasi napakaganda. Hindi na nga masyado ngayon kapag nagpo-post kasi nga may pandemic. Pero kung walang COVID, nako, Diyos ko, kung ano-anong pinupost na ng mga tao na bakasyon doon, bakasyon dito, ang tanong, okay lang kung sariling pera, pero inutang, di ba? Enjoy now, suffer later. Okay, naalala ko, nag-talk ako sa isang eskwelahan, na-invite ako na mag-talk tungkol sa, ito, financial literacy pa rin. Tapos, mga batang teachers, nag-loan na pala sila kasi magpupunta ng isang lugar kasi magbabakasyon, magsa-summer. Nung narinig nilang financial literacy, sabi na, ay, hindi na tayo tutuloy. Magagalit si sir. Diba? So, yung ganun lang na sana ay hindi masama ang magkaroon ng utang kasi mayroong dalawang part, good debt and bad debt. So, ibig sabihin, pwede kang mangutang pero gagamitin mo siya in good intention. Hindi yung nangutang ka dahil gusto mo lang magpasikat. Okay? So, kapag may ganyang kautangan, dapat yan ay binabayaran, hindi tinatakasan. Okay, tandaan, ang utang ay dapat binabayaran, hindi tinatakasan. Next, emergency fund. Lahat ng mga Pilipino ay may maraming emergency, pero walang funds. Tandaan nyo, lahat, karamihan ng mga tao ay laging sinasabing emergency, nagkaka-emergency, emergency, emergency, emergency everywhere, pero walang fund. Ang itinuturo natin dito, dapat mayroon tayong emergency fund. Para saan yung emergency funds? Para magagamit natin in case na may emergency ngang nangyayari. Okay? Hindi yung emergency lang, pero walang funds. So again, dapat may emergency funds tayo at ang funds na yan ay gagamitin lang kapag ka may emergency. Next, ang pinakahuli is investment. Bakit pinakahuli ang investment? Kasi dapat meron ka muna lahat dyan sa ibaba bago yung investment. Para nang sa ganun, ay hindi, pagka halimbawa nagkasakit, hindi magagalaw yung investment mo kasi may health card ka. Health card is considered as investment. Pero yung mga sinasabi mong investment na lupa, bahay, alahas, kapag wala kang healthcare, lahat yan mawawala sa iyo kasi isasanla mo yan. At ang worst pa, sa mas murang halaga. Okay, nagpapakahirap ka sa ibang bansa, bumili ka ng kondo, biglang lumindol. Anong nangyari sa kondo mo? Semento. Diba? So dapat magiging wise. Habang kumikita ngayon ng malaki, magiging wise dapat. Hindi yung basta na lang. Okay, next.
Ayan. Why do we need long-term care? As I said, what if you live too long? We don't need if, una, hindi tayo nagkakasakit. Ang tanong, meron bang hindi nagkakasakit? Pangalawa, we can rely on our government to take care of us. Talaga bang maaasahan natin ang ating gobyerno? Kapag nagkasakit tayo, hindi naman tayo tulad sa ibang bansa na libre lahat eh, kapag nagkasakit eh. Mayroong support from the government, eh tayo wala eh. So pipila pa tayo sa kung saan-saan. Isa lang sakit mo, dumadami. Next, our children will take care of us. What if naman kung hindi? So magdadamdam tayo. Kasi hindi naman pwede natin isinil natin sa mga anak natin yan. And if you can bring your company's HMO. So sabihin mo ba, ay matagal naman ako nagtrabaho sa kumpanya nyo, baka pwedeng akin na yung HMO ko, yung card ko. Walang ganun. Kasi once umalis ka sa company, hindi mo pwedeng dalhin yung health HMO card mo. Next, if you love yourself and your family, what? You have yourself a health care. So ngayon pa lang, dapat pag-isipan mo na meron ka dapat health care. A lot of families' finances break down because of an illness of a loved one. So lahat yan nawawala kapag may sakit sa pamilya. Lahat ng mga investment nyo. Okay, kung ikaw papipiliin, saan ka dyan? A or B? So kapag sa A, alagang-alaga ka dyan. Kahit yung pang-laboratory, pang-X-ray, or whatsoever na nagagawin, dalhin nila yung machine sa kwarto mo. Kasi nakikita ko yan, nung inupiran yung wife ko, dinala doon sa kwarto niya. Pero kung dito ka sa B, naku po, karga-karga, hawak-hawak mo yung dextrose mo, pipila-pila ka kung saan-saan. So dapat dyan pa lang pag-isipan na natin ng mabuti. Pag-isipan, pag-isipan, pag-isipan. Okay, saan gusto mo dyan? A or B? Nasa sayo ang desisyon yan. Wala sa amin. Is this your current situation? Work. Lahat tayo ngayon nag-work. Maliban na lang sa natanggal dahil may pandemic. Okay? Next. After work, mayroon tayong sweldo. Then after sweldo, pambayad. Saan pabayad natin? Kay Meralco, kay Maynila, kay internet connection, pambili ng kung ano-ano. Then next, sale. Diba? Lagi yan. Ang mga department store, yung mga mall, ay nagsisale yan sila kapag kamalapit na ang sweldo. Kasi doon gusto nilang silang kumuha sa sweldo natin eh. Dito naman sa IMG, tinuturuan natin na huwag mong basta i-let go ang sweldo mo. You have to save. Marami tayong kalaban sa sweldo natin. Una-una na yung lifestyle natin. Next is, kapag kinulang tayo, anong gagawin natin? I-stretch natin yung pera natin. Kapag hindi na kayang inatin yan, mangyayari sa atin ay nawala yung pera. Kapag hindi na natin kayang stretch yung pera natin. So pag nawala na yan, wala na tayong pang savings. Okay? Mamaya ituturo ko sa inyo kung ano ang tamang pamamaraan ng pag-iipon. Okay, kapag wala ka ng savings, hindi pa dumating yung sweldo, anong mangyayari? Mangungutang. O, di ba? So ganun ba ang sitwasyon mo ngayon? Ikaw na nanonood ngayon ng webinar na ito. Ganyan ba ang sitwasyon mo? Kung ganyan ang sitwasyon mo, abay mag-isip ka na. Kasi kung hindi mo babaguhin yan, ang cycle ng buhay na yan, you will end up nothing. Walang mangyayari. Bakit? Wala eh, paulit-ulit lang eh. Ang tawag dyan ay the rat race cycle. Okay, may tinuro na ako sa inyo, X-curve, yung solid financial foundation, yung paakyat, at yung rat race cycle. So sana bago matapos ang webinar na ito ay may natutunan kayo sa akin. Next. Okay. Poverty is not lack of money, but mismanaged money. Para hindi natin yan mano is we need to learn. Hindi naman eh. Malakas naman tayo kumita eh. Ang nangyayari lang, hindi lang natin alam. Hindi lang natin alam paano natin i-manage yung kapirahan natin. Bakit? Maawain ng mga Pilipino eh. Padala ng padala, lalo na kapag OFW. O kapag may manghihingi, eh hindi masama ang magbigay. Mas maganda ang magbigay. Pero dapat din alalahanin mo ang sarili mo kapag ikaw naman ay nangangailangan. Sino ang magbibigay? Okay, yan yung tatanong mo sa sarili mo ha. Sino ang magbibigay sa'yo in case ikaw naman ang mangangailangan? Okay.
So tayo mga Pilipino, tayo mga tao, may tinatawag tayong classification of income. So magbibigay ako ng apat na classification of income. Tingnan nyo ngayon kung sa apat na classification of income na yan ay nasaan kayo. Okay? Nasaan kayo sa apat na classification of income na yan? Una, ikaw ba yan? Hand to mouth. Oh, may sweldo ako? Kasya lang pangkain. Ito na sweldo ko. Hindi na pwedeng mag-ano pa ng ibang bagay kasi kasya lang pangkain siya. Kaya ang tawag dyan ay hand to mouth. Hindi na susubra, walang susubra. O yung pangalawa, hand to hand. Dumating yung sweldo mo, tinanggap mo sa sweldo at ibinigay mo sa ibang kamay. Ang tawag dyan ay hand to hand. At ang pangatlo ay touch me not. Sa Bisaya, hilabti ako ayaw. Okay, touch me not. Nahawakan mo pa ba o baka resibo na lang? Okay, kasi karamihan sa mga nakilala ko, hindi man lahat, pero wala na sa kanilang ATM. Iba na ang pumipila sa bangko. Binibigyan na lang sila. Eh, ito ay totoo, hindi ito gawa-gawa. Kasi napapansin ko ito na ito yung tinatawag na touch me not. Kasi wala na sa kanilang sweldo, wala na sa kanilang ATM. Iba na ang nagwi-withdraw. At ang worst dyan ay come what may. O kung basta kung ano na lang, bahala na si Batman. Ang lungkot, di ba? Nagtratrabaho ka pero hindi na sa'yo mapupunta yung sweldo mo. Okay lang kung nasasawa mo yung sweldo mo kasi magkasama naman kayo. Wala namang problema yon. Kung napagkasunduan naman yun, sa akin, mas okay yan. Hindi na ako mag-iisip kung ano-anong mga gagawin sa bahay. Hindi na ako mag-iisip na kung ano-anong bibilhin kasi asawa ko na bahala dyan, nasa kanya sweldo eh. Diba? So walang problema yung ganun nagre-react siya. Diba? Kaysa naman touch me not. Oh. So ngayon, kayong mga nandito sa webinar na ito, tingnan niyo kung saan kayo dyan sa classification of income dyan. Or baka naman walang may nagre-raise talaga ng hands. Sasagot ako mamaya ng mga questions after ng webinar. Okay. Or baka naman kasi wala kayo dyan sa apat na classification of income na yan. Okay, next. So, sweldong natukhang sa ano to, nung kakasagsagan pa ng pag-upo ni President, eh, puso ang tukhangan. Kala nyo, yun lang ang natutukhang yung mga, ano, yung mga nagdadrugs. Natutukhang din yung wallet natin. Ayan. Nanlaban pero hindi kinaya. Okay. So, define your financial goal. Ito yung pag-uusapan natin. Ano ba ang pinaka-purpose? Ano ba yung goal mo? Bakit ka mag-iipon? Okay, dapat kasi may goal ka. Hindi yung, sige, nag-ipon ng katrabaho ko, mag-ipon din ako. Ah, winidraw ng katrabaho ko yung pera niya, withdrawin ko din. No, that's bad. Dapat kasi alam mo kung ano yung goal mo. Bakit ka nag-iipon? Ito ba ay healthcare? Kaya ka nag-iipon ngayon dahil kabataan mo pa at kapag tumanda ka na, ay may magagamit kang healthcare kahit wala ka ng work. So yan ang pag-iisipan mo ngayon. Kailangan kong pag-ipunan ng healthcare. Or retirement. Kapag ka ako ay mabuhay ng matagal, sino ang bubuhay sa akin? So yung perang inipon mo nung ikaw ay nasa panahon pa na nag-create ng active income. So dapat nag-iipon ka for your retirement. At hindi lang basta nag-iipon, dapat yung iniipon mo ay nag-create ng income. Kasi ang tawag doon is passive income. Or pang-paaral ng mga anak. Kasi dapat naman talaga nagpapaaral tayo ng mga anak natin. So hindi naman pwedeng libre yan. Sa government, libre. Pero may gagastusin ka pa rin dyan. And pambili ng bahay. Okay? So pinag-iipunan dapat ang mga bagay na yan. Kung nalalaman ko lang ito noon, dapat ginawa na namin, bahay namin, pag-ibig, loan. Pero okay lang yun, at least may natirhan. Eh, next, sasakyan. Kung gusto mong bumili ng sasakyan, pag-isipan mo, dahil ang sasakyan na yan ay magastos. Kung hindi lang din naman yan nag-create, nag-generate ng income, o 40 participant na tayo, naging 39. Okay, kung hindi lang naman nag-create, nababothered ako dyan sa labas ng labas na yan. Pwede bang hindi na lumabas yan? Okay. Yung sasakyan na yan, kung hindi naman nag-create ang income yan, might as well, wag ka na lang bumili. Kasi kung pangkurma lang yan,
lalo kang mahihirapan. Inutang mo yan eh. Ang monthly niyan, saan ka kukuha? O, pangungutang mo naman. Eh, paano kung nasira yung sasakyan na yan? Eh, di, mangungutang ka na naman. Paano walang gasolina? Di, pangungutang mo. Di ba? So, think wisely kung talagang kailangan ba yung sasakyan. And last is, ano itong last? Kasi nababothered ako dito sa, ano, tumatabon siya. Ayan, vacation. Kasi karamihan, gusto mag-vacation kasi sarap ng buhay, mag-vacation. Inutang naman pala. Di ba? Inutang na tinatawanan talaga ako ng asawa ko. Inutang naman pala. Dapat kasi, pag nag-vacation, ay talagang sa IMG, may ano yan eh. May convention yan sa iba't ibang bansa. Ayan, sigurado hindi inutang yan kasi ang IMG natuturuan how to save and invest. Kaya tayo, mga ordinaryong tao na hindi pa natuturo ng financial literacy kung ano ba yung goal natin, abi wag naman natin ipangutang. Kasi ang saya-saya natin, pag uwi natin sa bahay natin, may utang. Diba? Ang sarap magbakasyon ng pera na hindi pinapangutang. Sir, ba't ba galit na galit ka sa utang? Diba? Nakakainis kasi yan. Next. Anong nangyari? Ayaw na. O, ba't naghahang? Wala, naghahang. Tapos na ang webinar natin. Ayan, kala ko tapos na eh. Uwian na sana. Uwian na, tulugan na sana eh. Okay, why we teach financial literacy? Okay, the role of money is changing. Ang kalagayan ng pera natin is nagbabago yan. Yung value. Pero never pang tumaas yung value ng pera natin kaysa sa ibang bansa. So nagde-depreciate yan. From 1976 to 2010, tingnan nyo, pababa ng pababa yung pera natin. Kahit na may pera tayo sa banko, magkano lang interest ng banko na ibibigay sa atin. So, hindi tayo pwedeng mag-rely sa pera natin na nasa banko, hindi yan tutubo ng malaki. Kaya dapat talaga nating pag-isipan kasi yung deposit interest rate, tingnan nyo, pababa siya ng pababa. Umakyat lang nung dati, nung 1984. Pero up to 2008, talagang bumaba siya. So ituturo ko sa inyo ngayon kung bakit napakahalaga ang magkaroon ng financial literacy. Dahil una, what if people live longer today? Ang mga tao kasi ngayon, Filipino life expectancy, according to the research based on 2015, ang mga lalaki daw ay aabot ng 69. So good kung aabot tayo ng ganun, mas okay, mas mahaba natin makasama ang family natin. Then yung mga babae naman, mas matagal na mabuhay, 75. What if kung yung lalaki ay palautang at nawala siya ng mas maaga, sino yung magbabayad? Kawawa naman yung asawa, di ba iniwanan ng utang. So dapat hindi ganun ang mangyayari. Okay. So, retirement and healthcare crisis, dapat natin yan pinaghahandaan. PhilHealth, yes, nakakatulong ang government, but hindi sapat. I tell you honestly, hindi sapat ang tulong ng gobyerno. Pera din naman natin yan eh. Like for example, SSS. Diba? Sweldo natin yan, kinakaltasan tayo dyan. Ako may SSS ako, may GSIS din ako ngayon kasi nasa public ako. Ang pinaka-worst pa dyan, ginigisa tayo, maiintindihan niyo ako, pero hindi naman masama ang sasabihin ko. Ginigisa tayo ng sarili nating mantika sa government. Alam niyo kung bakit? Sweldo natin yan. Dahil sweldo natin yan, aalokin tayo ng utang ng mga yan. Kapag inutang natin yung sweldo natin, tutubuan nila. Sino makikinabang? Sila. Tayo, nga. Diba? Nakuha niyo yung punto ko doon. Mga nagtratrabaho, tuwang-tuwa ngayon, nananakita ko sa mga kasamahan ko, pipila, pipindot sa kiosk kasi maglulo ng calamity. Para saan? Diba? Kasi na-COVID daw. Pero kasi tuwang-tuwa ka, hindi, babayaran mo din naman yan eh. Hindi naman yan free na ibibigay. At ang worst pa, kapag hindi mo siya bababayaran on time, dodoble pa yung interest dyan. Mas malalaki pa yung babayaran mo pagdating ng panahon. At ang worst pa, pag nag-retire ka dyan, wala kang makukuha ang retirement fee. Bakit? Ikakaltas sila lahat ng loan mo. Okay?
High cost of living. Many people have difficulty in saving money for their future. Bakit? Dahil sa inflation. Ano ba yung inflation? Yung halaga ng mga binibili natin. Kung like for example, dati yung 500 natin ay napupuno na yung cart. Pero ngayon, yung 500 natin, hindi na maluwag na masyado yung plastic. Yun yung inflation rate. Kaya doon tayo mas lalong nahihirapan. Ang dati, nung bata pa ko, ang sardinas, 9 pesos lang yan. Pero ngayon, 20 plus. Diba? So yun yung malungkot, nakakalungkot na isipin doon. At ang worst pa dyan, lumalaki ang utang natin. Kasi para ma-sustain ang pangangailangan natin, may isang beses nag-text sa akin yung teacher ko sa private school. Sabi niya, "Sir, paano ba yung tinuturo mo kung puro naman kami utang? Yung kinakain namin dahil wala kaming work ngayon ay pinang-uutang namin. Paano pa kami makakalabas sa pangungutang?" 'Di ba nakakalungkot? Ayaw makinig eh. Ang tagal-tagal na 5 years na pinagsasabihan ko na, tinuturuan ko na, ayaw pa rin makinig. Hindi na sa amin ang problema niyan. Kayo, nasa sa inyo na ang problema if you are not going to act on it. Kahit marami na kayo natutunan, kung ayaw nyo pa rin siyang i-adapt sa sarili nyo, sa inyo na yan, wala na sa amin yan. Money without financial intelligence is money soon gone. So pagka yung pera mo, kahit gaano karami yan, kapag hindi mo alam paano yan ipunin, paano yan i-invest, mawawala at mawawala yan. Ang dami na natin nalalaman dyan na nanalo sa loto, million-million, pero how many years bumalik sa dating buhay? Okay, the basic of stock market and mutual fund investing. Tuturo ko sa inyo kung saan mag-i-invest dapat. Okay, build long-term investment. Understand how money works. Okay, paano ba? Merong two types. Kung paano magtatrabaho ang pera natin. Makinig, mayroong dalawang types kung paano magtrabaho ang pera natin. Active income and, okay. Ang active income is ito yung sweldo natin. Like for example, trabaho. Siyempre, may sweldo. A doctor, saan manggagaling yung pera nila? Sa pasyente. Okay? Yung lawyers, sa kanilang kliyente. Then yung OFW, seafarer. Walang forever lahat dyan. Kasi ang OFW, ang mga seaman, magre-retire din yan. May narinig ako sa Saudi, hanggang 56 years old ka lang, hindi ka na pwedeng mag-renew ng kontrata mo. O paano yan? Malakas pa yan, 56, wala nang trabaho sa Saudi. Sana lang pag-uwi sa Pilipinas, may naputap na business. Then, income from your direct labor. Ang sa mga ahente is yung kanilang commission. Okay, passive income naman, is income keeps coming even if you are not working. Kahit hindi ka na nagtatrabaho, tuloy-tuloy pa rin dumadating yung pera mo. Dahil sila na ang nagtatrabaho para sa inyo. You stop working, your income continues. Then interest income from investment. Mutual fund, unang-una, kaya kayo nandito dahil gusto niyong matutunan paano mag-invest sa mutual fund. Okay. A stock, sa bonds, long-term, healthcare, kaya kayo nandito dahil gusto nyo matutunan yan at ituturo ko sa inyo yan mamaya. Royalty income sa business natin. So tuloy-tuloy ang kita kapag meron tayong passive income, then rentals income kapag meron tayong properties na pinapaupahan. Okay, do not work hard for money. Let your money work for you. Pwede naman pala yun, na yung pera ang magtatrabaho para sa atin. Pero simulan natin, hindi yung mangarap lang tayo. Okay? How do we make money work for us? Ito yung role of 72. Ito yung ginagawa ng mga mayayaman. Yung power of compounding interest. Ano ba yung power of compounding interest? It is dividing the number 72 by the interest rate of your savings or investment will give the estimated number of years it will take for your money to double. Like for example, you open a saving account in the bank worth 100,000. Then, magkano ang ibibigay ng banko sa'yo na interest? Only 1%. Okay, just imagine, yung banko, yung pera mo, inilagay mo sa banko na 100,000, ang ibinibigay lang ng banko sa'yo is only 1%. Saan ito anong ginagawa ng banko para kumita yung pera mo? In-invest nila sa mutual fund.
Ah, magkano ang interest sa mutual fund? 12%. Sino ang kumikita ng 11%? Ang bangko. Pero pera mo yon, di ba nakakalungkot? Pera mo, i-invest nila sa kanila ang interest na malaki. Okay. Wait, 72 divide 1 equals 72. Okay? So your money doubles after 72 years. Just imagine, mula ngayon, magbilang ka ng 72 years, saka pa magiging 200,000 ang 100,000 mo na pera pag sa bangko mo ilagay yan. Naintindihan? Okay. So tuturuan ko kayo ngayon kung paano magiging mabilis ang paglago ng pera natin. Like for example, 72 divided 4 equals 18. So ibig sabihin, 18 years mag-double yung pera mo. Okay, bigyan ko kayo ng structure. Kung ikaw ngayon, halimbawa 29 years old, at nag-invest ka ng 100,000, in 18 years, 29, pagka ikaw ay nag 47 years old, in 18 years, yung pera mo ay magiging 200,000. Kasi every 18 years tayo magbibilang. Then pag edad mo ng 65, ang pera mo ay magiging 400,000. Is that enough? Pwede na ba siyang pang-retirement, 400,000? Kasi 18 years yung in-apply mo, nadodoble yung pera mo. What if mayroong paraan na mas mabilis than 18 years? Like for example, this one, same age, 29 years old. 72 divide 8 equals 9. So 9 years dodoble yung pera mo. Okay? 9 years dodoble yung pera mo. So 29, same age, nag-ipon ka 100,000. Then at the age of 38, magiging 200,000 yung pera mo. 47, 400,000. 56, 800,000. Pag edad mo ng 65 years old, meron ka ng 1.6 million with an interest of 8% doon sa loob ng 9 years. Okay na ba? Okay na ba siyang pang-retire? Okay, some says yes, pwede na. Pero what if kung meron pang mas maiksing panahon na mas lumaki yung pera mo? Like for example, this one, 72 divided 12 is equals 6. So every 6 years, doble yung pera mo. This one, 29, okay, 100,000 pa rin yung investment mo at age 65, ang pera mo ay nagiging 6,400,000. So kung ikaw ang papipiliin, saan mas maganda mag-retire? Sa 8, sa 4%, sa 8% or sa 12%? Okay, so might as well, dito ka na sa 12%, mas malaki ang porsyento na itutubo ng pera mo at mas malakas, mas may malaking kasiguraduhin na you will retire ng mas okay. Diba? Sino ba magbibigay sa'yo ng 6.4 billion pag ikaw ay mag-edad ng 65 if hindi ka nag-iipon ngayon pa lang? Okay? So, dapat ngayon pa lang, pag-isipan mo na ng maigi kung paano mo i-compound yung pera mo. Ang nagturo niyan si Albert Einstein. Hindi yan gawa-gawa namin mga financial literacy educator. Okay, how do you want to make 6 million? Paano ba siya gawin? You work, 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 hanggang magkaroon ka ng 6 million. Ang tanong, mangyayari ba? Okay? Kasi how many years you work to make 6 million? Like for example, nag-iipon ka 200,000 every year. 200,000 every year times 30 equals 6 million. Ang tanong, kaya mo bang mag-ipon ng 200,000 a year para ka magkaroon ng 6 million at 'di ba pagdating ng 30 years? What if kung mayroong ibang paraan na magkaroon ka ng 6 million with 12% interest? Like for example, mag-ipon ka 1,000 a month. 1,000 a month in 36 years in 12% interest rate, makakaipon ka ng 6.4 million. Yes, alam niyo ang pag-iipon, it's a matter of discipline. Marami nagtatanong sa akin, sir, yung 1,000 ko ba sa mutual fund, kailan yun magiging 1,000,000? Wow. Hindi na nga nagdagdag. Tapos gusto na agad magkaroon ng 1,000,000. Walang ganun. Kung may ganun man, scam yun. Okay? So, ang mga mayayaman, mayroong tinatawag na wealth calculator. Dito ko lang din to sa IMG na natutunan, ang wealth calculator na ito. Okay. Ang wealth calculator, ito yung nagsasabi
na kapag nag-iipon ka, kung magkano yung interest rate. Halimbawa, may inipon kang 100,000 sa 4% interest in 5 years, makakaipon ka ng 66,300. Pero what if kung kaya mo namang mag-ipon ng 5,000 a month? Tingnan mo ha, 5,000 a month with an interest rate of 12% in 10 years, magkano abuti ng pera mo? It's more than 1 million. Just imagine, kung natutunan lang natin to before, kung natutunan ko ito no, during my 20s, siguro ngayon may talagang pera na akong naipon. Okay, sa ngayon sa mga nag-attend ng part ng nag-participate ng webinar na ito, dapat i-apply natin ito. Gawin natin itong wealth calculator na ito at kung kaya talaga nating mag-ipon ng 50,000 a month, like for example, in 30 years, magkano ang pera abutin mo in 35 years? Just imagine ang laki, 272 million. Okay? So, talagang kung religiously ka lang mag-iipon, tsak, mubuhayin ka ng pera pagdating ng panahon. Okay, next. How do we become shareholder o big corporation? Okay, two ways. Mayroon tayong dalawang pamamaraan paano makapag-invest sa stock market. Una, direct. Ibig sabihin, kung kaya mong mag-invest sa stock market, alam mong laro, yung akyat baba, well, walang problema. Mag-invest ka sa stock market directly. Ngayon, pag malugi ka doon, dahil wala ka masyadong knowledge about stock market, doon ang nagkakaproblema. Pag nalugi ka, sabihin mo, na-scam ako. O, di ba? Dahil hindi pinag-aaralan. Ngayon, may pangalawa, indirect. Ang indirect, ito yung tinuturo namin sa International Marketing Group. Habang hindi mo pa kaya mag-invest sa stock market ng akyat baba ng graph, ay dito ka muna sa indirect. Sa indirect kasi, may hahawak sa investment mo, yung tinatawag na fund manager. Kaya ang importante doon, ipagkatiwala mo ang investment mo para kumita siya. Ito yung tinatawag na mutual fund. Kung napapansin nyo sa mga post ko sa Facebook, mutual funds, only 1,000, dahil yun ay talaga namang nai-invest natin sa mutual fund. Kasi hindi naman natin kaya mag-invest ng milyon. Maliban na lang kung meron tayo noon. Halimbawa, gusto mong pumasok sa Jollibee. Kasi ang Jollibee, hindi yan nalulugi. Ang tanong, kaya mo bang mag-franchise sa Jollibee worth 30 million? Sarang laki naman, wala akong 30 million. E di, baka naman kakayanin mo maging shareholder. Sir, magkano? 1,000, pwede ka nang maging shareholder ng Jollibee. Sir, paano? Pupunta ako sa Jollibee ngayon. May nag-chat sa akin yan sa province. Nag-chat siya bigla. Sir, dito na ako sa Jollibee. Paano mag-invest ng 1,000? Wow! Hindi ka pa nga nakinig ng financial literacy. Gusto mo nang mag-invest ng 1,000. Anong nangyari? Anong mayari sa'yo dyan? Pagdating mo sa Jollibee, bibigyan ka ng Chicken Joy. Ganon. So, di ba? Makapag-franchise ka sa Jollibee worth 30 million kung meron ka. Pero magiging shareholder ka ng Jollibee worth 1,000. Pwede na yan. How much do you have right now? Magkano ang meron ka ngayon? Huwag mong sabihin na wala kang 1,000. Hindi ako naniniwala. Mas maniniwala kung sabihin mong wala kang 30 million. Okay. Aside sa Jollibee, there are many big companies like BDO, BPI, Avoitis, Universal Robina, SM, Prime Holding, PLDT, na pwede kang mag-invest dyan through mutual fund. At kung papaano, mas ituturo yan ng mga taong nag-invite sa inyo ngayon. Okay, build long-term care. Long-term. Sa dito, sa bangko, halimbawa, yan. Kapag sa bank ka nag-deposit, ikaw yan, bibigyan ka ng bangko ng 0.025%. Saan ibibigay ng bangko yung pera mo? I-invest nila ngayon sa government securities, treasury bills, notes, etc., etc., sa commercial paper, sa retail, sa stock. Ngayon, yung bangko nag-invest doon, magkano yung interest na ibibigay ng government securities sa bangko? 12%. Magkano ang interest na ibibigay sa iyo ng bangko? 25%. Sino ang kumita sa pera mo? Ang bangko, ikaw. Diba nakakalungkot?
ang bangko ang kumita sa pera mo, hindi ikaw. Kasi yung pera mo, pinautang ng bangko. What if kung sasabihin ko sa iyo ngayon na pwede ka naman palang dumirekta sa mga company na yan nang hindi ka na kailangan dumaan sa bangko? Ikaw halimbawa ang shareholder, hindi mo inilagay. Kay sa bank. Pero ang mutual fund ngayon ang mag-i-invest doon sa government securities, sa commercial papers, sa stock market, sa equities, and retail loans. Ngayon, yung 12% na yan, saan ibibigay yan? Sa bangko sa'yo? Sa'yo. Kasi ikaw mismo ang investor, ikaw mismo ang shareholder. Hindi yan tinuturo, hindi yan tinuturo. Kahit pupunta ka sa bangko, hindi yan tinuturo. O kung ituturo man nila, product nila ipapabilis sa'yo. Kasi 12% to, pwede namang dumirekta sa'yo ang 12% eh, na hindi na kailangan idaan sa banko. Diba? So sa ngayon, natutunan mo ito. Saan mo pa gustong mag-invest? Sa banko? Sa mutual fund? Okay. Saan mo ngayon gustong mag-invest? Ang tanong dyan, saan mo gustong mag-invest? Ang sagot dyan, ikaw lang ang makakasagot kung saan. Nandito lang kami para turuan at i-open yung mind mo kung saan dapat. Okay, next. Remember, the higher the yields, the higher the risk. Know your risk tolerance. The best way to reduce risk if you want to invest in stock market is to invest in what? Mutual fund. Kasi ang mutual fund ang magbibigay sa'yo ng mas malaking interest. At ang pag-i-invest sa mutual fund, marami kasi nagsasabi, ah, down ang market, lugi ako. No. Hindi, hindi ka nalulugi. That will be the time dapat nag-i-invest ka kasi down ang market. Mas makakabili ka ng mas murang share. Kasi by the time na umakyat na ang market, yung na-invest mo ay aakyat din yun. Kasama yun sa, kasama ka doon sa kikita. Okay, hindi ko na isa-isahin yan kung kailan nagda-down yung market. O na, nung people power, down ang market noon. Yung Ramos power crisis, down yung market. Ngayon, down ang market natin dahil COVID. Okay. Dito dapat yung time na nag-i-invest ka dahil kapag makabawi na ang market, yung investment mo, aakyat din yon. Okay. Buy and hold strategy, piso cost, averaging, and think long term. Kapag ikaw ay nag-invest sa mutual fund, abay, pabayaan mo na lumaki, hindi yung hindi ka nakakatulog, nag-invest ka na 1,000, eh, gustong-gusto mo na agad makuha ang investment mo. At kapag ka hindi lumaki, nagagalit ka. Kaya tayo nagtuturo, lagi natin sinasabi, mag-aral ka muna bago ka mag-invest. Mutual fund, stock market, equity fund. People money from different investors. Old money from different investors. Yung mga pera ng mga tao, pinagsasama-sama yan, yan ang binili ng stock sa mutual fund. Diyan, yan ang cycle ng mutual fund. Ikaw as an invest, nag-invest ka sa securities, then mag-generate yan, return, pass back sa investors, then iikot yan. At least tayo yung interest. Like for example, SSS. Bago mag-lockdown, ang SSS ay nag-invest sa mutual fund. Kaninong pera ang in-invest ng SSS? Di ba yung mga trabahante na kinakaltasan? O kung ang SSS nga nag-invest sa mutual fund, nagtiwala sa mutual fund, bilyon ang in-invest ng SSS sa mutual fund. Tayo pa kaya, nagdududa pa, 1,000 lang in-invest natin sa mutual fund, ayaw pa. O di ba? Okay, advantage of investing in mutual fund. It is professionally managed. Dahil professionally managed siya, check sigurado ang pera mo. It is very liquid. What do you mean by liquid? Withdrawable anytime. Okay, pwede mo siyang ma-withdraw. It has low initial investment requirement for only 1,000. Kaya mo nang mag-invest sa mutual fund. It is very transparent. Nakukulubat ako. Charger. Okay, it is very transparent. Pag namatay ito ngayon, natapos na ang webinar. Then, it is diversified and has forever zero sales, load, or entry fee. Kasi kapag dito kayo sa international, sa International Marketing Group, sa IMG, every time na mag-invest kayo, magdagdag kayo ng investment nyo, walang charge yan. Isa yan sa benefit ng being IMG member. Pero kapag hindi kayo IMG member at nag-invest kayo sa mutual fund, every time na mag-invest kayo, check, may babayaran kayong ahente.
Siyempre, hindi naman pwedeng walang bayad ang ahente. Pero dito sa Mutual Fund, sa International Marketing Group, wala tayong babayarang ahente dahil do it yourself ito. Sarili natin yan. Then it gains profit or tax exempted. So walang tax yan. May Republic Act yan dyan na walang tax kapag ang kita natin sa mutual fund. Ngayon, tuturuan ko kayo paano talaga makapag-ipon. Ito yung abundance formula ni Brother Bo Sanchez. Lahat tayo may income. 100% talaga yan, income natin. Ngayon, ang ginagawa kasi natin before, kapag sumusweldo tayo, gastos tayo ng gastos. Nakalimutan na natin yung tithe, nakalimutan na natin yung savings. Sinasabi natin, saka na ako mag-ipon kapag may matira. Ang tanong, may natitira ba sa sweldo natin? So yun yung maling pamamaraan. Kasi kapag ka, saka na ako mag-ipon kapag ka may matira, paano ako mag-ipon? Eh, kulang nga. Diba? Kaya dito sa IMG, tinuturo natin lahat yan. Pinackage natin lahat yan. Nasa tao na yan kung ayaw pa rin i-apply. So dito sa abundance formula, lahat tayo may income. 100% income natin. Yung 100% na yan, dapat babawasan natin yan ng 10%. Saan mapupunta yung 10% na yon? Nasa Bible yan, biblical yan, na dapat nagtatides tayo. Sir, saan kami dapat magtatides? Ang sagot dyan kung saan ka nagsiserve. Halimbawa, kung nagsiserve ka sa church nyo, edi doon ka magbigay ng 10% mo sa sinusweldo mo. Yan ang pinaka-importante bakit dapat binabalik natin sa Panginoon. Yung 10% na kinikita natin. Tapos, pag nakaltasan na siya ng 10%, kakaltasan natin siya ngayon ng 20%. Bakit? Para saan yung 20%? Para sa savings and investment. So, isinisecure na natin ngayon yung ating savings and investment bago pa man maglaho ang pera natin. Na nakuha nyo yung punto? Kasi noon, kung may matira, mag-ipon. Eh ngayon, sa ituturo natin na ituturo ko sa inyo is mag-ipon ka muna. Doon sa sweldo mo na 20%. Then magkano ang natira? May natirang 70%. So yung 70% sa sweldo mo, yun lang yung gagastusin mo. Pambili ng pangangailangan mo. Kaya sinisigurado yung kapag naubos yan, hanggang doon lang. Wala ka nang kukunin sa savings mo kasi ang savings is for your future. So sana nakuha nyo ang abundance formula na ito na sa sweldo natin 100%, 10% sa Panginoon, savings and investment 20% para sa sarili, then yung natirang 70% is for your needs. Okay? Sana may natutunan. So abundance formula 10, 20, 70. Next. Okay. Sa mutual fund, ibabypass natin yung ahente. Kapag ikaw ay nasa International Marketing Group, kapag ikaw ay member ng International Marketing Group, lahat ng company na nakalista dyan ay madadirect mo yan. Pwede ka mag-invest dyan nang hindi ka magbabayad ng entry fee. Okay, ayan, access to the financial company, enjoy discount from the financial product you buy, become your own money manager. So hindi na wala nang ibang makinabang sa investment mo kundi ikaw. While outside IMG, kapag hindi ka IMG member, yan na yan, investment sa mutual fund, healthcare, banko, dadaan sa agent, sa broker. Kapag ka dyan papasok, may kaltas na, hindi na lahat yan papasok sa'yo. Okay? So, ang IMG is a one-stop shop. Kapag ikaw yan, member ka ng International Marketing Group, lahat ng company na nasa baba ay may access ka sa lahat ng company na yan. So, ibig sabihin may access ka, isa yan sa mga privilege mo na maka-access sa mga company na yan once you are member ng International Marketing Group. Okay, there is a new world of possibilities kapag ikaw ay member ng International Marketing Group. Bakit? There are many benefits. Like for example, free workshops, seminars, lahat-lahat ng trainings ng IMG is libre. Then financial check-up, yan, lahat yan. I-discuss yan ng inyong tao na nag-invite sa inyo kung ano-ano yung mga yan. Then the complete financial plan is dapat you have long-term care. What if I die too soon and what if I live
too long. Then, most 18, access din natin yan kapag tayo ay member ng International Marketing Group. Yan. Okay, so 20-30 lahat yan kasama ang Palawan. Sir, nagsasabi ka ng member. May membership ba yan? May membership fee ba yan? Yes, kapag member ka ng International Marketing Group, you need to become a member sa halagang 5,500. But yung 5,500 na yan, may kasama na yung 100,000 accident insurance. Mayroon na yung unlimited check-up sa Kaiser Medical Center, sa lahat ng Kaiser Medical Center for free. Then free yung salamin kapag ikaw ay nagsasalamin. Twice a year, free yung frame. And of course, babayaran mo lang yung lens. Okay. So, meron tayong 30 benefits. At sino-sino ba ang mga tao na nandito sa International Marketing Group? Yan, yung mga uniform personnel. Yan, sila yan. Teachers, kami mga teachers, nandito kami sa International Marketing Group. Bakit? Kasi natututo na kami kung paano ang tamang paraan ng pag-iipon at pag-invest. Yan. Millennials, yan, nag-invest na yan. Yan, isa sa mga pictures ko kapag ako ay naimbitahan magturo ng financial literacy sa mga in-service training ng mga schools. Yan. Natutuwa ako sa mga teachers kapag ako ay naimbitahan na mag-talk. Dahil talaga namang interested sila to learn more about financial literacy. Yan. Isa yan sa mga pictures na nakikita nyo kapag ako ay nagtuturo ng financial literacy sa iba't ibang school. Then, building block of a strong financial foundation. Naalala nyo ito? Order of priority. Okay, level 1, healthcare. Dapat meron tayong healthcare kasi napakahalaga ang kalusugan natin. Okay? So level 2, investment. Huwag natin unahing bumili ng kung ano-anong bagay kung wala tayong healthcare. Okay? So access to exclusive benefit number level members. Okay, yan. Sa mutual fund. Okay, why Kaiser is level 1? Bakit napakahalaga ng Kaiser? Okay, bakit kaya napaka-importante ng Kaiser? Ang Kaiser natin is healthcare. Medical cost double every 5 years. 5 to 7 years. Nagmamahal talaga yan. Then, hindi mo kailangan ng Kaiser, ang healthcare, kapag hindi ka nagkakasakit. But a lot of sick people die not because there is no medicine, but because no money. Yan ang nagiging problema. A majority of Filipino don't save money for future healthcare needs. You cannot bring with you the healthcare benefits provided by your company when you retire or resign. And no traditional healthcare company cover age 61 and up. So, ibig sabihin, ang long-term care, kahit wala ka ng work, kahit hindi ka na nagtatrabaho, may magagamit ka pa rin health card. Sabi nga ni Sharon Cuneta, kahit maputi na ang buhok ko, may Kaiser pa rin sa tabi ko. Majority of personal bankruptcy is due to medical crisis. Lahat ng nakasulat dyan, pag nilay-nilayan nyo yan, sabihin nyo sa sarili nyo kung hindi nyo kailangan ang healthcare. Okay, kahit maputi na ang buhok ko, sabi ni Sharon Cuneta. By the way, si Sharon Cuneta is yung ating ambassadress ng healthcare, ng Kaiser. The best way to get something done is to begin. Sabihin ko sa inyo ngayon, kahit nag-attend kayo ng webinar na ito at kahit paulit-ulitin nyo ito ng webinar na ito dahil libre naman siya, if you will not act on it, walang mangyayari sa inyo. Okay? Bakit? Financial independence is not a dream. Hindi lang siya pangarap. Dapat yan ginagawa. And it is a decision. Ngayon, kung mag-decision ka, not tomorrow. Dapat now. You have to decide now because hindi mo na maibabalik pa ang nakaraan. Actually, ako nagsisisi ako dahil 2009 ko pa nalaman ang IMG, but 2017 lang ako nag-member. Bakit? Doon ko na-realize na tumatanda ako, wala akong ipon. So ikaw ngayon na nakikinig ng webinar na ito, you have to decide now. Huwag mo nang patagalin pa dahil kung hindi mo ito gagawin ngayon, you will never grow when it comes to financial literacy. There are 3 financial stages. Malapit na akong matapos. Man at work. Ikaw ba yan? Sa ngayon, nagtatrabaho ka para kumita. Pangalawa,
Man and money at work. Nagtatrabaho ka kasama ang pera, nagtatrabaho para kumita. Then pangatlo, money at work. Saan ang pinakagusto mo dyan? 1, 2, or 3? The decision is yours. Kung alin dyan. Then, where are you now? Saan ka ngayon sa buhay mong ito? Where do you want to be in the future? Still by number 1, number 2, or number 3? Okay? If you are born poor, it's not your mistake. Hindi tayo pwedeng isisi. Hindi natin pwedeng isisi sa ating mga magulang. Bakit tayo mahirap? Okay? But if you die poor, it's your mistake, according to Bill Gates. Bakit? Ikaw at ako, meron tayong 24 hours. Sinabi ko sa inyo kanina, private school, principal ako sa morning, public school teachers ako sa hapon, then I'm doing IMG. Wala naman sa atin dito may 25 hours. Tama? Lahat tayo may 24 hours. It's up to us kung paano natin i-manage ang ating oras. Lagi niyong sinasabi, wala akong time. Hindi ka naman talaga nawawalan ng rason. Pero nasa sayo pa rin yan if you are going to make a difference. Okay? The kind of life that you live tomorrow depends on the choices you make today. And if you worry about the how, paano ba yan? Hindi ako marunong yan. Wala akong alam dyan. That is the reason why nami, because we are willing to help you. We are willing to assist you. But if you will always stay how, di karabaw, walang mangyayari. Kasi lagi kang nag-worry. Takot ako sa ganyan. Ay, Diyos ko po. Di manatili kang takot. Then tumanda ka, takot ka pa rin kasi wala kang nasimulan. So the best time to start is now. Bakit? Wala akong nakikitang rason na hindi ka mag-join. Unang-una, hindi ka nang pababayaan ng mga tao nag-invite sa'yo. Okay, pangalawa, yung mga nag-invite sa'yo ay hindi yan kikita in case na mag-member ka. Dahil dito sa International Marketing Group, hindi ito networking. Na kapag nag-invite ka ay may kikitain yung nakapag-member sa'yo. Okay, we are doing it for a mission. So nagtuturo tayo dito kahit makapag-invite ka ng isang daang tao, nag-member lahat yan, walang kikitain yung nag-invite sa'yo kahit piso. Remember that one. Walang kikitain. Kahit ako nagsasalita dito, bakit ko ito ginagawa? Hindi naman ako binabayaran. Hindi naman kayo nagbabayad sa akin. Kasi natutuwa at kasiyahan ko makapag-impart ng knowledge sa mga lahat ng nag-attend ng webinar na ito na matututo sila on how to save and invest and how to create solid financial foundation. Okay. Yan ang pinaka-importante. By the way, patapos na ako. To God be the glory. Yan, ako yan. Still, kanina umabot tayo ng 39 participants at ngayon ay nasa 34 na tayo. Then, this is my contact cellphone number and my FB. Bakit money guru? Teacher ako money. Dinugtong ko na lang siya. Guru. Guru yan. Okay? So, I am Emmanuel Acedo. Thank you for listening sa webinar na ito and I hope na may natutunan kayo sa anong oras na? Oras na? 9? Okay, 8? Oh, hindi naman tayo nagtagal. So sana may natutunan kayo sa webinar na ito and thank you for giving me the opportunity to share with you my own experience. It's not about the money. It's all about what? Okay? Ayun, bumalik.